Kumusta ka, anak? Matagal din na naging bakasyon natin dahil sa pandemyang COVID-19. Kasalukuyang nasa quarantine pa tayo sa ilalim ng patakarang new normal, kung saan hindi pa tayo maaaring bumalik sa regular at normal na klase. Marahil ay nanadabi ka na sa pagpasok sa eskwela, pag-aaral at pagkatuto. Kaya nga naganda ako ng aralin para sa iyo upang magtuloy-tuloy ang edukasyon. Nakatitiyak akong mawiwili ka sa pagbabasa at pagsagot sa mga gawaing inhanda ko rito. Mga bagong kasanayan ang matutuhan mo rito. Galing ito sa kurikulum na Most Essential Learning Competencies o MELC na binuo ng kagawaran para sa panuroang taon 2020 to 2021 at upang mapadali ang iyong pag-aaral kahit nasa bahay ka lamang. Bago mo ito basahin o pakinggan, alamin muna natin ang kahulugan ng pabula. Ang pabula ay isang uri ng kwento na ang mga tauhan ay hayop o bagay. Sa pagbabasa o pakikinig mo nito, alamin mo kung ano-ano ang mga katangian ng saging na dapat nating hangaan. Kung may mga salitang di pamilyar sa iyo, huwag mahihiyang magtanong at magpatulong. Magandang araw sa inyong lahat. Malugod naming ipinapakilala sa inyo ang apat na nagagandahan at masusustansyang saging. Yan ang bungad ni Hector Calabasa. Nagpalakpakan ang lahat. Hola, mi amigos, mi amigas! Ako si Rita Senorita. Sa inyong paningin, ako ay maliit, ngunit sobra ang aking tamis. Sabi nga nila, walang malaking nakapupuwing. Salamat sa inyong lahat. Naghiyawa ng ibang manonood. Laika lakatan ang nasa inyong harapan. Sexy, makinis at paborito ng karamihan. Hindi lang ako basta-basta, pang-export pa. Sa akin dapat mapunta ang corona sapagkat akong tunay na reyna. Hindi ako katulad ng iba riyan na matayog ang lipad. Mapagpanggap. Oops, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Nagsigawan at nagpalakpakan ng madla sa pagpasok ng ikatlong kandidata. Katamtaman ng taas, matamis, masustansya, at abot kaya ang halaga. Ako si Wanda Latundan, nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihan, aanhin ang kagandahan kung ang utak ay walang laman. Salamat po, mga kababayan. Maingay na palakpakan ang sumalubong sa ikaapat na kalahok. Ang pisikal kong kanyuan man ay hindi pang reyna ng kagandahan, ngunit sa nutrisyon, ako ay may laban. Tandaan ninyo, hindi lahat ng kumikinang ay ginto, dahil may sarili ring kinang ang tanso. Ako nga pala si Savannah Saba. Mabuhay! Maraming salamat, nagagandahan at nagtatalinuhang dilag. Ngayon naman, tunghayan natin ang kanilang tagisa ng talento. Unang nagpamalas ng kakayahan si Rita Senorita. Ipinakita niya ang kakayahan niyang malaglag mula sa piling kapag hinog na. Si Laika Lakata naman ay naghanda ng banana split. Gumawa rin siya ng cake at nilagyan ito ng hiniwang lakatan sa ibabaw nito. Umawit naman si Wanda Latundan. Ipinadama niya sa mga manonood kung gaano siya kaligaya dahil paborito siya ng mga ito. Nang si Savannah Saba ang lumabas para magtanghal, tahimik ang lahat. Nakasuot siya ng kasuotan ng isang chef at isa-isa niyang ipinakita ang mga pagkain na ginamita ng saba. Masarap ang saba, niluto mo man o hindi.
Mas masustansya ito kapag hindi inilaga. Siyempre, mas masarap ang hinog na saba. Kaya nitong tapatan ang senyorita, pakatan at latundan. Nagpalakpakan na ang ibang manonood. Masarap ang saba sa halo-halo. Kinataang halo-halo, maruya, banana cue, banana chips, nilagang karne, banana con yelo, at marami pang iba. Pagkatapos magbaw ni Savannah Saba, isang masigabong palakpakan ang kanyang narinig. Sa ating question and answer portion, natawagan ang unang kalahok, binibining Rita Senyorita. Iyan ang sabi ng MC. Ang magtatanong sa iyo ay si Maisa Maiz. Hello, Rita. Hello rin po. Ang tanong ko sa iyo, ano ang maaari mong ipagmalaki bilang saging? Salamat sa makabuluhang tanong. Ang may pagmamalaki ko bilang saging ay ang aking sustansya. Hayop man o tao, kailangan ng saging, lalo na ng senyorita. Salamat, Rita Senyorita. Tawagan naman natin si Laika Lakatan. Ang magtatanong sa iyo ay si Nadia Manga. Hi, Laika Lakatan. Hi, Nadia Manga. Ito ang tanong ko. Ano ang lamang mo sa tatlo mong katunggali? Kitang-kita naman po ang lamang ko sa kanila. Bukod sa kagandahan, tinitingala rin ako sa ibang bansa dahil sa taglay kong linamnam, tamis, kalidad at sustansya. Iyan ang mayabang na sagot ng Lakatan. Salamat, Laika Lakatan. Tinatawagan naman si Wanda Latundan. Magandang araw, Wanda Latundan. Magandang araw rin, Ginoong Ken Pinya. Narito ang aking katanungan para sa iyo. Ano ang contribution mo sa ating bansa? Ang contribution ko sa ating bansa ay napapanatili kong malusog ang bawat tao sapagkat sa bawat hapagkainan, madalas ako ang kasalo. Mas abot kaya kasi ang presyo ko kumpara sa ibang saging. Sa katunayan, kaya ko ring lumabas sa ibang bansa. Ngunit ako ay isang tunay na Pilipino, kaya hindi ko iyon gagawin. Salamat, Wanda Latundan. At ang huli nating kandidata ay si Savannah Saba. Kumusta ka, Savannah Saba? Mabuti po, kinakabahan po. Huwag kang kabahan. Madali lang ang tanong ko para sa iyo. Heto. Kung hindi ikaw ang makoronahan bilang binibining saging, ano ang magiging reaksyon mo? Malulungkot po, pero magiging positibo pa rin po ako sa buhay dahil sarili kong pananaw, isa na akong reyna. Ang mga tao na lang marahil ang magsasabi kung ano nga ba ang tunay kong halaga sapagkat sila naman ang may panlasa. Maraming salamat po. Nagpalakpakan ang lahat, kabilang ang mga hurado. Ngayon, tawagin na natin ang lahat ng kandidata upang i-anunsyo kung sino ang kokoronahang binibining saging. Maraming salamat po pala sa ating mga hurado na sina Maisa Maiz, Nadia Manga, Ken Pinya, at Sean Talong. Kapit kamay na naghihintay sa entablado ang mga saging.
lahat sila ay nag-aasam ng korona at titulo. Ang pinakanigningning sa araw na ito at hirangin bilang binibining saging IC Sabana Sabah! Maligayang bati sa iyo, ngayon din sa tatlo pang lumahok. Isang matamis ng ngiti ang ipinakita ni Sabana Sabah sa lahat pagkatapos siyang koronahan. Sagutin mo, sino-sino ang mga lumahok sa binibining saging? Sino-sino naman ang mga horado sa nasabing patimpalak? Ano ang katangian ni Sabana Sabah na wala sa ibang saging? Ano ang talento na ipinakita ni Sabana Sabah? At kung ikaw ang horado, sino ang ipapanalo mo? Bakit? Pag-usapan natin. Alam kong nagustuhan mo ang pabulang iyong binasa. At dahil nagustuhan mo, malamang ay naunawaan mo rin ang buong istorya. Dahil dito, nasagutan mo ang mga tanong. Nalaman mo rin marahil ang katangian at kahalagahan ng bawat uri ng saging. Sa pagbabasa, mahalaga ang pangunawa. Hindi mo masasagutan ang mga tanong kung hindi mo nauunawaan. Gawin mo. Pagkatapos ng patimpalak, nagkasalubong sina Wanda Latundan at Sabana Sabah. Ano kaya ang pinag-usapan ng dalawa? Subukan mo. Sa susunod na akda, susubukin ko naman ang kakayahan mong makinig. Ipabasa mo ito ng malakas sa iyong magulang o nakatatandang kapatid. Makinig ka ng mabuti at sagutin mo ang mga sumusunod na tanong. Sa iyong pakikinig, alamin mo kung bakit saging palagi ang pasalubong ng ama. At bago kayo magsimula, punan mo muna ang anat chart. Tumutukoy ito sa kung ano ang alam mo, nais mong malaman, at nalaman mo tungkol sa saging. Bago magbasa o makinig, punan mo ang mga hanay ng alam ko at nais kong malaman. Pagkatapos magbasa o makinig, sagutan naman ang hanay ng nalaman ko. Saging na naman. Tuwing darating si Papa mula sa trabaho, tuwang-tuwa ako. Lagi siyang may pasalubong sa akin. Kung hindi gelatin, ang dala niya ay fried chicken. Kadalasan, ang bitbit niya ay saging. Ang hapagkainan namin ay hindi nawawala ng saging. Kung hindi senyorita, Latundan ang nakahain. Kundi Sabah, lakatan ang aming kinakain. Minsan nga, naisip ko, ganito pala ang maging matsing. Araw-araw kasi kaming kumakain ng saging. Sa almusal, may nilagang saging. Kapag tanghalian, may panghimagas na saging. At sa hapunan, may saging pa rin. Minsan nga, naisip ko, baka ako'y maging tsonggo. Tubuan na ako ng buntot at balahibo. Umaba na ang mga kamay ko at mas mahaba pa kaysa sa mga paa ko. Pagkatapos, umakit na ako sa mga puno at sa kagubatan ay manirahan na ako. Minsan nga, natanong ko si Mama, bakit po madala saging ang dala ni Papa? Kailangan kasi ito ng ating katawan, sagot ni Mama. Gaano po kasustansya ang saging? Tanong ko uli sa kanya. Napakasustansya, sabi niya. Pagkatapos, nagbiro pa siya. Pampakinis din ito ng mukha. Kapag mahilig ka sa saging, hindi ka titigyawatin. Nagtataka ako, kaya nagtanong muli ako, bakit po? Tingnan mo ang mga unggoy sa gubat. Hindi ba wala silang tigyawat? Natawa ako sa biro ni Mama, pero hindi ako naniniwala sa kanya. Isang gabi, umuwi si Papa. Saging ang pasalubong niya. Saging na naman, sabi ko bago ako nagmano kay Papa. Hindi ko napansin na nasaktan ko ang damdamin niya. Kaya sa mga sumunod na araw, wala na siyang dala ni isa.
Nalungkot ako at nagsisisi na. Namimiss ko na ang saging, pero hindi ko binigkas ang aking hinaing. Isang gabi, malungkot na umuwi si Papa. May nararamdaman daw siya. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Nahihirapan daw siyang kumilos at tumayo. Minsan, hindi niya mahawakan ang baso, nahuhulog at nababasag ito. Isang linggo nang hindi makapagtrabaho si Papa. Kaya isang araw, may dumating na doktora. Tinanong at chineck up siya. Sabi ng doktora, kulang si Papa sa potassium. Nabanggit nito ang saging at gamot na ipaiinom. Salamat po, sabi ni Mama nang ihatid niya ang doktora. Walang anuman, basta ang bilin ko sa inyo ha, ang saging ay napakahalaga. Sa bawat tahanan, hindi dapat ito nawawala. Simula noon, hindi na ako nagreklamo kung ang pasalubong ni Papa ay saging. Hindi na ako napapangiwi kapag saging ang nakahain. Hindi na rin ako nagtatanong kung magiging kamukha na ako ng matsing. Basta ang mahalaga, ang saging ay napakagaling. Nakinig ka ba? Kung gayon, sagutin mo na ang mga sumusunod na tanong tungkol sa binasang kwento. Ano ang kinatutuwa ng bata sa kwento tuwing darating ang ama niya? Ano naman ang kinalungkot niya? Bakit saging ang paboritong ipasalubong ng ama sa kanya? Ano ang kahalagahan ng saging sa katawan at kalusugan ng tao? Paano mo pahalagahan ang pasalubong ng iyong magulang? May naalala ka ba? Sigurado akong may katulad na pangyayari sa buhay mo na maiugnay mo sa kwento. Halika't alalahanin natin ang mga iyon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang pasalubong sa iyo ng magulang mo na gustong gusto mo? Bakit? Ano naman ang pasalubong sa iyo ng magulang mo na hindi mo nagustuhan? Bakit? Bakit nagdadala ng pasalubong ang ating mga magulang? Nasiyahan ka ba sa mga gawain? Mabuti kung ganoon. Mas masisiyahan ka pa sa mga susunod na gawain. Sumulat ka ng 3 kaisipan o kaalaman na natutuhan mo sa binasang kwento. Ano ang maipapayo mo sa mga kabataang ayaw kumain ng saging? Anak, bago ka tumuloy sa bagong gawain, idagdag mo ito sa iyong kaalaman. Tungkol ito sa layunin ng araling ating tinalakay. Alam mo ba, ang pagkikinig at pagbabasa ay dalawa sa napakahalagang kasanayang dapat malinang ng bawat mag-aaral. Ang pakikinig ang unang kasanayang itinuturo sa mga mag-aaral, pagtuntong pa lamang nila sa paaralan, sapagkat ito ang simula upang sila ay makabasa. Mahirap matuto ang isang bata kapag siya ay hindi nakikinig. Ang kakayahang magbasa ay madalas na pagkuna ng marka ng mga guro mula sa kanilang mga mag-aaral. Kapag hindi angkop ang kakayahang magbasa ng isang mag-aaral sa kanyang edad o baitang, siya ay sinasali sa remedial reading intervention. Ang pagbabasa ay gawain dapat bigyang halaga ng bawat mag-aaral. Maraming mahahalaga at magagandang bagay ang nakukuha rito. Sa narito ang kakayahang masagot ang mga tanong tungkol sa mga napakinggan o nabasang seleksyon. Ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa mga kwento o tekstong pang-impormasyon ay nagpapatunay na naunawaan mo ang iyong binasa o pinakinggan. Ano mang antas ng tanong ay masasagot ninuman kung siya ay nagbasa at nakinig ng mabuti. Buuin mo ito. Dugtungan mo ang mga parirala upang mabuo ang diwa ng talata. Masasagot ko ang mga tanong tungkol sa mga napakinggan o nabasang pabula, kwento, tekstong pang-impormasyon at usapan kung ang kakayahang ito ay isang naunawaan mo na ba ang konsepto ng ating aralin? Kung hindi pa, maaari mo namang balikan ang mga tinalakay at mga gawain.
Kung naunawaan mo na, ihanda mo na ang sarili mo sa mas marami pang gawain. Huwag kang mag-alala dahil marami ka pang matututuhan. Huwag ka ring mapagod magbasa dahil katulad ng pagkain, ang pagbabasa ay isang pangunahing pangangailangan ng bawat tao. Ang susunod na gawain ay pagbabasa. Maaari mong isali ang iyong pamilya sa gawain ito. Maaari mo ring basahin sa kanila ng malakas. O maaari nila itong basahin para sa iyo habang nakikinig ka ng mabuti. Ang mahalaga lang naman ay maunawaan mo ang tekstong pang-impormasyon at masagot mo ang mga sumusunod na tanong. Lagi mong tandaan ang mga nabasa at natutuhan mo sa alam mo ba upang masagutan mo ang mga tanong. Gawin mo muna ito. Bago mo basahin ang seleksyong pinamagatang Patapong Balat ng Saging, Kapaki-pakinabang, gawin mo muna ang gawain sa ibaba. Isulat sa loob ng bawat kahon ang mga bagay na maaari mong gawin sa balat ng saging. Patapong Balat ng Saging, Kapaki-pakinabang. Ang saging ay mayaman sa potassium na kailangan ng ating katawan. Mainam din ito para sa ating mga mata, puso at tiyan. Kaya naman, ito ang paboritong pagkain ng mga minyos at unggoy. Ngunit alam mo bang pati ang balat nito ay may mga kamangha-mangharing kagamutan at gamit? Kinagat ka ba ng insekto? Madali lang yan. Kumuha lamang ng balat ng saging at ipahid ito direkta sa bahaging kinagat ng lamok, surot, ipis, bubuyog o anumang insekto. Huwag kang mag-alala, hindi ito mahapdi. Nagalusan ka ba? Huwag nang magatubiling pahira ng balat ng saging ang mismong galos dahil mapabibilis ito ang paghilom ng sugat. Maiwasan mo pa ang pagpepeklat. Anong panama ng betadine, agwaksinada at methylate? Naninilaw ba ang iyong mangipin? Ang sagot yan ay balat ng saging. Kuskusin lang nito ang mga bahaging naninilaw sa loob ng ilang minuto, araw-araw. Araw-araw ka nang makakain ng saging, masisiguro mo pang maputi at close-up smile ka. Basta huwag mo nalang kalimutang magsipilyo. Aanhin mo naman ang maputing ngipin kung mabaho naman ang iyong hininga. Tigyawatin ka ba? Don't worry, may solusyon na sa problema mo. Balat ng saging is on the go. Magpahid ka lang nito sa mga apektadong bahagi ng katawan tuwing gabi. Mababawasan ang pangati at paglobo ng mga tigilig mo. Huwag mo lang kalimutang magbanlaw bago matulog dahil baka langgaming ka naman. May psoriasis ka ba? Mabilis lang yan matanggal. Ang mahika ng balat ng saging ang kailangan mo. Gawin mo lang itong lotion araw-araw, makikita mo ang mga pagbabago. Mababawasan ang pangangati nito at magkakaroon ng moisture ang balat mo. Sa maikling panahon gagawin mo ito, gagaling ang ikinakahiya mong skin disease. Kung may mga katikati at pantal-pantal ka, kailangan mo rin ang balat ng saging. Ipahid mo lang ito sa mga apektadong bahagi 2 beses sa isang araw at presto, parang minamagic ang rashes at katikati mo. Mura na, hindi pa mabaho kumpara sa mga ointment na nabibili sa butika. Masakit ang ulo mo? No need ang paracetamol o Togmolodon. Isang balat lang ng saging ang katapat niyan. Sa pagpatong nito sa iyong noo, mararamdaman mong bababa ang sakit ng ulo mo. Sa paglilinis ng leather na sapatos, ang balat ng saging ay the best bilang shoe polish. Pahid ito sa sapatos at pakintabi ng malinis na basahan o tela. Maaari rin itong gawin sa leather sofa at leather jacket. Isa pang gamit ay kung may kaaway ka. Painan mo ng balat ng saging ang kanyang daraanan para madulas siya. Lulz. Sa ganito mga problema at karamdaman, balat ng saging lang ang kailangan. Hindi kailangan mahalang gamot at solusyon. Minsan, kung alin pa ang patapon, iyon pa ang may malaking tulong. Kaya mong gawin ito. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Maraming sustansya ang makukuha sa saging, ngunit ano ang nangunguna? A. Sodium, B. Phosphorus, C. Potassium,
D. Vitamin 12. Anong sagi sa balat ang kayang lunasan ng patapong balat ng saging? A. Lupus. B. Leprosy. C. Psoriasis. D. Vitiligo. Alin ang hindi pakinabang sa patapong balat ng saging? A. Pampaputi ng ngipin. B. Panggamot sa sakit ng tiyan. C. Pampakintab ng leather shoes. D. Panluna sa mga pantal at katikati. Kung gagamit ka ng balat ng saging upang gamutin ang iyong tigyawat, paano mo ito gagawin? A. Ilaga ito at inumin. B. Itapal ito sa tigyawat. C. Kainin ang balat ng saging. D. Ipahid ito sa tigyawat at magbanlaw. Nasa bahay lang ang luna sa sakit ng ulo. Ano ang gagawin mo upang natural at walang gastos? A. Gawin ang tugmolodon. B. Uminom ng paracetamol. C. Ipatong sa noo ang balat ng saging. D. Uminom ng pinakulo ang balat ng saging. Kaya mo ito. Alam kong napatawa kita, pero hindi biro ang tekstong pang-impormasyong iyong binasa. Totoo ang mga iyon kahit magsaliksi ka pa. At upang iyong mapatunayan, magsasagawa ka ng eksperimento. Sagawa mo ang isa sa mga pakinabang ng patapong balat ng saging na binanggit sa seleksyon. Pagkatapos, punan mo ang talahanayan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Tandaan, huwag dadayain ang gawain ito. Narito ang talahanayan. Sa unang hanay, susulat mo ang suliranin. Kalawang hanay, sulat mong solusyon. At sa ikatlong hanay, ang resulta. Anong suliranin ang binigay mo ng solusyon gamit ang patapong balat ng saging? Paano mo isinagawa ang iyong solusyon? Ano ang resulta ng iyong isinagawa? Ano ang masasabi mo sa pakinabang ng patapong balat ng saging? Bakit hindi dapat itapong kagad ang balat ng saging? Basahin ng mabuti ang alamat at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang alamat ng saging. Noong unang panahon ay may isang napakagandang prinsesa, kaya siya ay tinawag na Mariyang Maganda. Ang kanilang kaharian ay malapit sa isang maliit na gubat na kung saan ay malayang nakakapamasyal ang mayuming kagandahan. Ang gubat ay puno ng iba't ibang magaganda, makukulay at mababangong mga halamang namumulaklak. Nakagawian na ng prinsesang mamitas at mamasyal sa tila ba perpektong hardin para lamang sa isang prinsesang katulad niya. Isang araw, sa kanyang pamamasyal, ay may nakilala siyang isang bagong mukha, isang makisig na binata na halos kaedad din ng magandang prinsesa. May kakaibang naramdaman ang prinsesa sa makisig na binatang iyon. Tingin sa kaalaman ng prinsesa, gayon din ang nararamdaman ng bagong kakilala sa kanya. Nagpakilala ang binata bilang isang prinsipe ng isang malayo at kakaibang kaharian. Araw-araw nagkikita at nagkakasamang dalawa sa kagubatan hanggang sa magtapat ang prinsipe sa dalaga ng kanyang pag-ibig na malugod namang tinanggap ng prinsesa dahil sa parehas nitong nararamdaman. Habang sila ay magkasamang namamasyal sa kagubatan, ay nagpasya silang mag-ulayaw sa ilalim ng mabangong halamanan na madalas ipagmalaki ng prinsesa. Hindi may pagkakailang magandang bulaklak ng halamang ito, Mariyang Maganda. Ngunit igit na mas maganda at mabango ang mga halaman at bulaklak sa aming kaharian. Sambit ng prinsipe habang hinahaplos ang pisngi ng iniirog. Bakit? Saan bang iyong kaharian? Malambing na tugon ng prinsesa. Ang aming kaharian ay hindi kayang marating ng taong may katawang lupa. Ang mahiwagang pagsagot ng prinsipeng tila ba may agam-agam. Bakit hindi? Ang natigilang pagtatanong ni Mariyang Maganda habang pinagmamasdan ang malungkot na mukha ng prinsipeng kanyang iniibig. Kailangan ko nang bumalik sa aming kaharian dahil kung hindi ay hindi na tayo muling magkikita pa. Dahil sana kitang isama subalit hindi talaga maaari ang makagaya ninyo sa aming kaharian.
Paalam na, Irog. Nais ko sana magkita tayo muli rito sa halaman ng ito mamayang gabi. Hihintayin kita, pagtangis ng prinsesang nalulungkot sa paglisan ng kanyang minamahal. Sisikapin ko, Irog, pangako ng prinsipe kay Mariang Maganda. Nang gabi nga ang iyon, hinintay ni Mariang Maganda ang kanyang inirog. Bago pa man maghating gabi, ay dumating nga ang prinsipe at lubos na nalugod ang nag-aalalang prinsesa. Magkahawak kamay silang namasyal sa gubat ng magagandang halaman na ang buwan at mga bituin ang tumatanglaw. Sa kanilang dinadaanan, kung ano-ano ang kanilang pinag-usapan hanggang sa bigla nilang napabalikwas ang prinsipe na tila ba may tumawag sa kanya. Kailangan ko ng lumisan, mahal ko. Hindi ako maaaring abutan ng ating gabi. Kapag hindi ako umalis ngayon, na hindi na ako makakabalik pa sa amin. Iyong pakatatandaan na ikaw lamang ang aking iniibig. Inawaran niya ng isang matamis na halik ang labi ni Mariang Maganda. Hindi matanggap na malayo sa kanyang iniibig, kaya mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng prinsipe. Pilit mang hinila ng prinsipe ang kamay, ay hindi nito magawang makawala sa pagkakahawak ng prinsesa. Sa kanilang paghihilaan, ay bigla na lamang naglaho na parang bula ang prinsipe. Ngunit naiwan sa kamay ng prinsesa ang dalawang putol na kamay ng prinsipe. Sa takot ay napabalikwas ang prinsesa at tinungo ang isang malapit na hukay. Doon itinapon at ibinaon ni Mariang Maganda ang mahiwagang kamay ng kanyang irog. Muling nagbalik ang prinsesa sa kagubatan matapos ng ilang araw para makita lamang na may kakaibang halaman na tumubo kung saan niya ay binaon ang mahiwagang kamay ng prinsipe. Malalapad ang mga dahon ng halamang iyon at walang mga sanga. Matapos ng ilang araw, ito ay namulaklak. Araw-araw na bumalik ang prinsesa sa kagubatan hanggang ang bulaklak ay napalitan ng bunga. Ang bunga ng kakaibang halaman ay tila ba kamay na nag-iimbita. Ito ang kauna-unahang saging. Galingan mo. Sikapin mo masagutan ng tama ang mga tanong upang mataas ang iyong marka sa araling ito. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang katangian nila? Paano nagkakilala ang mga tauhan sa kwento? Paano inilarawan ng prinsipe ang kanilang hardin? Bakit kaya laging nagmamadali ang prinsipe? Paano nagkaroon ng kauna-unahang saging? Ayan, tapos na ang aralin natin sa araw na ito. Naway marami kang napulot na kaalaman. Sana rin ay magamit mo sa iyong pang-araw-araw na buhay ang mga ito. Pinabati kita sa iyong pagsisikap na magawa ng maayos ang araling ito. Hanggang sa muli, ito si Sir Pogi na nagsasabing, mag-aral ng mabuti upang ang kinabukasan ay makinang palagi.